First dose of Sinovac. Hello mga mami, ayan, tapos na po kami sa first dose ng bakuna, rest bakuna. Sinovac, yun po. Nauna po kaming mga birth team, barangay health emergency response team, nauna po muna kaming magbakuna. Dahil kami po ang naging frontliners noon, so nauna po kami sa barangay. By category po kasi yan. So nauna na po kami. And then, sa proseso po ng bakuna, meron po yung limang level bago ka mabakunahan. Or apat na level bago ka mabakunahan. Yung tinatawag nilang screening bago ka bakunahan, ini-screen po muna. So, una-una, dun sa first level po, interviewin ka, i-encode yung iyong mga data. And then, tatanungin kung may mga allergies ka the previous, kung nabakunahan ka ba ng mga anything na antibiotic ng previous, and then kung may mga allergies ka sa foods, kung may mga kung na-expose ka sa mga COVID patient, yan. And then after that po, sa second stage naman po is i-interviewin ka ulit, and then pagpipirmahin ka, and then kukunin yung iyong blood pressure and body temperature, yon. And then sa pangatlo naman po, a-advisean ka na kailangan minum ka ng paracetamol after the vaccine, kasi baka magkakaroon ka ng uncomfortable na pakiramdam, malimbawa yung medyo maglalagnatin ka, kaya i-advise na iinom ka ng plain paracetamol po. And then after that, magpo-proceed ka na sa bakuna. Doon, kukunin ulit yung iyong data, pipirma ka, and then doon na po, ipapakita sa iyo yung i-inject sa iyo. Bago i-inject, ipapakita sa iyo yung gamot, and then yung expiration ipapakita rin. Mababasa mo doon yung pangalan tsaka yung expiration date. So yung sa akin po, ang expiration is 2024. So after doon, you may take a photo doon po habang binabakunahan ka, pwede. And then after doon, nag-proceed ka na po doon sa last. Kukunin ulit yung iyong body temperature, and then yung blood pressure, tsaka yung pulse rate mo. And then after doon, a-advise sa'yo na mag-stay ka sa isang corner, under observation ka for 1 hour, I think, kasi medyo nagtagal kami doon. And then so far sa akin naman po, okay naman po, wala naman akong ibang naramdaman, yun lang talagang ne-nervousin ka, dahil napakaraming feedback na nare-receive, nababalitaan, kaya doon medyo ni-nervous ako na baka mangyari din sa akin. Pero so far, bago naman po ako nagpa-inject, is talagang nanalangin po ako na ito sanang bakuna na to ay magsilbing protection na. Yun, and then so far, okay naman po, at sana magiging tuloy-tuloy ito. At ang advice pa po nila is 1 year daw po na bawal ang alcohol. Talaga naman po, hindi ako umiinom. Occasional lang po, tsaka mga light drinks lang naman po. And then, ang next dosage po, I think, is kung may gamot is sa May 10 daw po, after 28 days po kasi. And then after that, under observation daw kami ng 1 year, yan. And then so far, wag muna daw mag-expose sa sobrang init sa labas. Wag muna daw magpapagod ng sobra. Yan, ingat-ingat muna. Yan. And then so far, okay naman po. Pakiramdam ko, medyo mabigat lang po yung aking shoulder. Pero mas masakit po yung anti-pneumo. Yung pneumonia, mas masakit po yun. Pero sana nga po, wala pong magiging mabigat na side effect ito. So yun po mga mami, salamat po sa Panginoon, at meron na tayong may nagawa na po silang bakuna, na sana nga po kung hindi na po
di na po mahahawa sa mga positive patient, kung may exposure sa mga positive patient or may mamimit in the future, sana hindi na po maapektuhan or mahahawa. Ayan, so yun muna mga mamis. Maraming salamat po mga mamis.